Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ipatuloy po natin ang ating topiko, paano na isulat ang Quran. Merong nagtatanong, merong bang nakasaksi kay Prophet Muhammad sallam na kinakausap niya si Angel Jibril? O kaya nakausap niya mismo si Allah? Ang sagot, wala po. Pero merong mga epekto, kung ano pagkatapos niya makipag-usap sa mga sa anghel o pagkatapos ng kapahayagan. Ganun naman eh. Kasi nga kapag nakita nakasaksi, mga kasinungalingan po 'yan. Hindi mo 'yan makikita kasi nga propeta lamang ang makita sa mga ganung mga ligid. Walang makita diyan, masaksihan mo. Kaya si Prophet Muhammad sallam dito sa ang nangyayari sa kanya pagkatapos ng kapahayagan, ito sa ayon kay Aisha radhiyallahu anha, na ina ng mananampalataya, na nagtanong si Al-Harith bin Hisham sa mensahero ng Allah SWT, o mensahero ng Allah, paano dumarating sa iyo ang kapahayagan? Sinabi ng mensahero SWT, minsan ito ay dumarating katulad ng tunog ng isang kulingling. At iyon ang pinakamahirap sa lahat. At lilipas rin sa akin habang nasa ulo ko kung ano ang nasabi. At minsan, ang anghel ay nagpapakatawang tao at nakipag-usap sa akin at masasaulo ko ang anumang kanyang sinasabi. Sinabi na Aisha, katotohanan nakita ko ang propeta SAW na binababaan ng kapahayagan sa isang araw na napakalamig na panahon. At lilisan ito, tunay ang kanyang noo ay talagang pinapawisan ng marami. Isinilaysay ni Bukhari. Itong tama mga kapatid. Wala nakasaksi doon. Ang masaksihan lang natin kung anong nangyayari kay Prophet Muhammad pagkatapos ng kapahayagan. Katulad dito, napakalamig na panahon. Grabe ang pawis na lumalabas kay Prophet Muhammad. Yun. Ibig sabihin, ang mahirap pala kapag sa kahadito, kumiling tunog ng kulingling. Napakabigat ito kay Prophet Muhammad. Minsahe kasi ito mula kay Alas Manawat Ala. At meron ding dito pangyayari mga kapatid na hinintay pa ng propeta Muhammad SAW ang kapahayagan. Kasi nga, kapag wala siyang alam, hihintahin niya talaga ang minsahe. Kaya hindi talaga gumagawa si Prophet SAW ng opinion o mga haka-haka na mula lamang sa kanya. Katulad dito sa hadith na sinabi ni Safwan bin Ya'la bin Umayya, ni sinabi ni Ya'la, sana nakita ko ang mensahero ng Allah SWT habang bumababa sa kanya ang kapahayagan. Nang ang propeta SAW ay nasa jira'ah, meron siyang tilang nililiman at meron siyang kasamang mga tao mula sa kanyang mga kasamahan. At merong lalaki na naglagay ng pabango at saka kanyang sinabi, O mensahero ng Allah, ano ang tingin mo sa lalaking nagsagawa ng ihram at nakasuot ng jubba? Ang jubba ito yung damit na mahaba katulad ng mga suot, katulad itong puting damit mahaba. Ito, tiyatawag itong jubba. Pagkatapos, maglagay ng pabango. Kaya ito, siyempre naman, mag-umra ka, tapos yun ang gagawin. Bawal yun, dapat magsuot ka ng ihram at huwag kang magpabango. Kaya ang tao na ito, nagtanong kay Prophet Salam. Walang alam si Prophet Salam, kaya dito, kaya, ang padugtong ng hadith, kaya naghintay ang propeta ng isang oras at saka dumating ang kapahayagan. Allahu Akbar. Ito, napakaano to, naghihintay pang propeta. Kaya tinuro ni Omar si Ya'la na halika. Kaya dumating si Ya'la at saka pinasok ang kanyang ulo sa lilim at pumupula ang mukha ng propeta habang humihilik sa ganong oras sa lawak. Pero ito, na ano, kahit natutulog pala si Prophet Salam, dumadating sa kanya ang
kapahayagan. Kaya po, sino ba nakikita nyo natutulog tapos mumula ang muka? Diba? Wala naman. Kaya ito, resulta po ito ng pagbaba ng kapahayagan. Kaya idugtungan natin yung hadith. At saka nang lumisan ito, ay kanyang sinabi, saan ang taong nagtatanong sa akin tungkol sa umra kanina? Kaya hinanap ang lalaki at dinala sa propeta sa salam. Kanyang sinabi, ang pabango na nasa iyo ay dapat mong hugasan ng tatlong beses at ang jubba ay iyong tanggalin. Gawin mo ang iyong umra katulad sa ginagawa mo sa iyong hajj. Sinalaysay ni Bukhari. Kaya ito mga kapatid, si Islam, patunay talaga to. Hindi nga to Quran. Ano to, batas lang bumaba sa kanya. Ha? Kaya ito isa sa mga ano to, isa sa mga patunay ito na si Pansalam, hindi kaagad yan inintay niya mula muna sa kapahayagan kung ano ang ibinaba ng Alas Manawat Allah. Kaya ang Quran wala sa dati sa kaayusan ng mga talata, hindi naka-arrange ng sunod-sunod. Kasi nga hindi pa nakulikta ang Quran sa isang aklat sa time ni Prophet Muhammad Salam. Hindi ito sunod-sunod at mga talata. Ha? Kaya ito ang ano, sa time ni Muhammad Salam. Tapos ang Quran, mga kapatid, ay ipinababa sa pitong basa. Ibig sabihin, bawat dialect ng mga Arabo, binigyan sila ng Quran sa kaparaanan ng kanilang dila. Katulad dito sa indulat ni Omar bin Khattab, radiyallahu na aking narinig si Hisham bin Hakim bin Hizam radiyallahu na binabasa ang Suratul Furqan at hindi katulad sa aking pagbabasa. At binasa ito dati sa akin ng misahero sa Osalam at halos minabadali ko siya. Ngunit naghintay ako hanggang siya'y matapos sa sala. At pagkaraan ay hinawakan ko ang kanyang malong at saka dinala ko siya sa minsahiro sa Osalam. At aking sinabi, katotohanan, narinig ko siya nagbabasa, hindi katulad sa pagbabasa mo sa akin. Kaya kanyang sinabi, bitawan mo siya. At saka, nagsabi, basahin mo nga. Kaya binasa ito ni Hisham. Kanyang sinabi, ganyan rin ipinababa. At saka sinabi sa akin, basahin mo rin nga. Kaya aking binasa, sinabi, ganyan rin binaba. Katotohanan, ang Quran ay pinababa sa pitong pagbabasa. Kaya't basahin ninyo sa paraang mas madali para sa inyo. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya ito mga kapatid sa Islam, patunay talaga ito ng Quran, hindi lang isang basa. Mayroong pito. Kaya sa time pa lang yun ni Prophet Salam. Kaya sa ano, isa, ito ang kasaysayan sa pagsusulat sa unang yugto. Ibig sabihin sa unang yugto, kalat-kalat pa ang mga Quran. Sa pangalawang yugto na tayo sa panahon ni Abu Bakar radiyallahu anhu noong 632 CE hanggang 634. Ibig sabihin, sa pamumuno niya, 2 taon lamang. Ha? Kaya sa time na yon, pagkatapos ng namatay ng si Prophet Muhammad Salam, maraming mga Arab tribes, mga tribu ng mga Arabo na tumalikod sila sa Islam, bumalik sila sa kanilang mga dati nilang relihiyon. Kaya isa dito, si Musaylamah, mula sa tribo ng Banu Hanifa, na isa sa mga pinakamalaking kaaway ni Abu Bakar. Kasi nga, siya ay nag-angkin ng pagka-propeta. Buhay pa nga si Prophet Salam, gusto niya maging propeta pagkatapos ng propeta. Kaya binagsagan po siya na bulaang propeta. Kasi buhay na buhay pa si Prophet Salam, sinabi niya ganun. Tapos kasama niya ang kanyang asawa na si Sajjah na galing sa Banu Taglib at Banu Tamim. Ha? Kaya mga ano na ito, mga tribu na ito, marami silang kabag-anak kasi iba-ibang tribu at umabot ang hukbo na ipon ni Musaylamah 40,000 na katao.
Tingnan nyo, 40,000 na katao, mga ano, lahat to, mga hukbo ni Musaylama. Alam nila si Musaylama ay napakasinungaling na tao. Pero dahil sa dugo, ibig sabihin dahil katribu nila, tutulungan nila yun. Ganun na mga tao eh, kahit ang mga ano, basta kapamilya, sinututulungan kahit na sa mali. Ganun ang nangyari kay Musaylama. Kaya inatake nila si Abu Bakar. Kaya si Abu Bakar, ginawa niya si Khalid ibn Walid na isang pinakapangunahing commander sa time na yun. At iniran si na Ikrima at si Shurabil, si Shurahbil at ang iba pang mga commander. At para labanan ang Persa ni Musaylima na kaya dinurog sila ni Khalid. Kaya dahil doon sa digmaan na ito, maraming namatay na mga nakasaulado sa Quran. Itong napaka-ano mga kapatid, maraming namatay sa time ni Abu Bakar. 300 na mga hufads. Ibig sabihin, nakasaulado ng Quran. Namatay. Kaya sa digmaan na ito, napatay siya ni Wahshi bin Harb na sa labanan. Yung pinatay niya mismo si Musaylama. At pagkatapos, ang kanyang asawa na si Sadia ay naging debutong Muslim ulit. Kaya again, itong kwento kung bakit. Dahil dito sa labanan dito sa Yamama, merong isang hadith na nalaman po natin na inulat ni Zaid bin Thabit radiyallahu na pinatawag ako ni Abu Bakar radiyallahu anhu pagkatapos ng patayan na sa mga nakipaglaban sa Yamama habang si Umar bin Khattab radiyallahu ay naroroon sa kanya. Sinabi sa akin ni Abu Bakar na si Umar ay dumating sa akin at saka nagsabi, tunay ang patayan ay naging madugo sa araw ng Yamama sa mga mambabasa ng Quran. At ako ay natatakot, natitinti pa ang patayan sa mga mambabasa sa iba pang mga puok. At mawala ang karamihan sa Quran. Kaya aking naisip na dapat magbigay ka ng utos na kuliktahin ang Quran. Sa akin sinabi kay Umar, paano mo magagawa ang isang bagay na hindi naman ipinagawa ng mensahero sa salam? Sabi ni Umar, ito ay pinakamainam sumpa man kay Allah. Kaya nagpatuloy si Umar na balik-balikan ako hanggang sa pinaliwanagan dito ng Allah ang aking dibdib. At gayon din inisip ko ang tulad sa opinyon ni Umar. Allahu Akbar ha? Kaya dito sa ano nito, kaya sa patuloy sa hadith na sinabi ni Zaid, na sinabi ni Abu Bakar, ikaw ay isang matalinong binata na hindi namin pinaghihinalaan at nagsusulat ka na dati ng kapahayagan para sa mensahero ng Allah. Kaya hanapin mo ang Quran at kuliktahin ito. Sumpa man kay Allah, kung itinalaga nila sa akin na ipapalipat ang isa sa mga bundok ay hindi pa ito mas mabigat para sa akin kaysa sa utos nila na kuliktahin ang Quran. Siyempre naman mga kapatid, ang ano na itong utos na ito, hindi ito inutos ng propeta. Kaya maano, grabing takot talaga ni Zibid, ni Abu Bakar. Kaya ito ang ano kasi naubos, mawala ang Quran, kaya nagdesisyon si Umar na puntahan talaga si Abu Bakar. Allahu Akbar. Tapos sinabi ni Zaid dito, kasi siya ang itinalaga, sabi sa hadith dito. Sinabi ni Zaid, paano ninyo magagawa ang isang bagay na hindi naman ipinagawa ng mensahero sa salam? Sabi ito, ang pinakamainam sumpa man kay Allah, sabi ni Abu Bakar. Kaya nagpatuloy si Abu Bakar na balik-balikan ako hanggang sa pinaliwanagan dito ng Allah ang aking dibdib at yaong nagpaliwanag sa dibdib ni na Abu Bakar at ni Umar. Allahu Akbar. Kaya hinanap ko ang Quran para aking tipunin mula sa mga sanga ng datilis at buting bato at dibdib ng mga
tao hanggang natagpuan ko ang dulo ng Surat at-Tauba na kasama ni Abu Khuzaima al-Ansari na hindi ko natagpuan sa kanino man. Katotohan, dumating sa inyong mensahero mula sa inyong sarili, ha? Mabibigatan kung ano ang inyong dinudusa, ha? Sa chapter 9, verse 128, hanggang sa dulo ng Surah Bara'ah. Ha? At ang naipong Quran o Mushaf ay inilagak kay Abu Bakar hanggang sa kinuha siya ni Allah. At pagkatapos kay Omar nung siya'y nabubuhay pa, at pagkatapos kay Hafsa na anak ni Omar radiyallahu anhu na isinalaysay ni Bukhari. Kaya Allahu Akbar mga kapatid, sa responsibilidad, halos hindi nila kayang gawin to. Kasing mabigat na responsibilidad ito na kuliktahin nila ang Quran na hindi naman inutos sa kanila ng propeta. Kasi nga, sa ulado nila sa time na yun. Tayo, mahina po tayo. Hindi natin kayang saulahin. Kaya pasalamat po tayo sa kanila, lalo na kay Umar bin Khattab, lalo na siya nagbungkahi na kuliktahin ang Quran. At dahil sa sikap ni Zaid ibn Thabit, kahit sa ulado niya na, ay inipo niya para panigurado lalo. Kaya niya na sulatin mag-isa, pero dahil sa ano kanyang panigurado, inipo niya ang Quran sa mga iba-ibang mga tao, sa mga nakulikta, sa mga naisulat pa. Ganun, Allahu Akbar. Kaya, ano talagang Quran? Authentic talaga, mga kapatid. Kasi nga, pinag-ano talaga ni Zaid ibn Thabit. Pinaghirapan niya. Katulad dito sa ano, tingnan niyo sa ano, sa hadith na ito, sa sinalaysay din ni Bukhari, na inulat bin Zaid bin Thabit, radhiyallahu, na aking nawala ang talata mula sa Suratul Ahzab sa oras aming kinukopya ang mushaf. At dati narinig ko ang mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam, binibigkas ito. Tingnan niyo, binibigkas, alam niya, sa ulado niya, pero nawala sa mga nakulikta nilang mga scroll o sa mga balat ng hayop. Kahit ganun mga kapatid, inahanap niya kahit sa patuloy nating hadith. Kaya hinanap namin ito at saka nahanap namin na naroon kay Khuzaima bin Thabit al-Ansari radiyallahu anhu. Sinabi ng Allah, meron sa mga manampalataya na mga kalalakihan na naging tapat sa kanilang ipinangako sa Allah at meron sa kanila itong tumutupad ng kanyang panata at meron sa kanila ang naghihintay sa 34 verse 23. Kaya inabol namin ito sa kabanata ng Azab sa Mushaf isinalaysay ni Bukhari. Allahu Akbar. Ganun na ganun sila mga kapatid. Kahit sa ulado nila, hindi nila may isulat. Naghahanap pa talaga sila ng ibang ebidensya para double talaga ang support doon sa kanilang mga naisulat. Kaya, grabe talaga ginawa ni Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu. Kaya, siya karapat dapat talaga ng magsulat ng Quran. Kasi nga ito, sa kasaysayan, binasa niya kay Prophet Salam ng dalawang beses yun. Sa ano na yun, sa time na kung saan namatay ng propeta, binasa niya po dalawang beses sa harap ng propeta Salam. At siya naging tagasulat din ng mensahero ni Allah. Ni mensahero ng Allah. Tagabasa din. Sinusulatan niya mga Hudyo. Kasi nga, pinaaral siya ni Prophet Salam doon, mag-aral siya ng Hebrew. Natuto siya ilang araw lang. Tapos, siya na nagsusulat sa mga Hudyo kung anong gusto nilang mangyari. Kasi nga, nandoon mga Hudyo sa Madina Kaya, ito ang naging translator po siya. At nasaksihan niya ang huling panalangin ng Propeta Salam na madalas niyang binabasa ang Quran sa panahon hanggang siya ay namatay. Kaya ito si Zaid ibn Thabit to mga kapatid. Ano talaga? Kaya ang Quran mga kapatid, mayroong 7 basa. Tingnan niyo, mayroon talagang narration. 7 basa na mula talaga kay Propeta Salam katulad dito sa binabasa natin sa Quran ngayon kay Nafi bin Abdurrahman bin Abu Naim al-Madani. Ito ang ating binabasa sa ngayon. Ang Quran, mula kay Nafi. Mayroon ding ibang basa, Abdullah bin Kathir. Al-Makki, radiyallahu, ito basa ni Abdullah bin Kathir. Si Abu Amru bin Zaban bin A'la al-Basri. Ibang basa naman to. Abdullah bin Amir al-Shami. Iba pa, si Asim bin Abu Najud al-Kufi.
Number 6, kay Hamza bin Habib al-Kufi. Number 7, kay Ali bin Hamza al-Kasai al-Kufi radhiyallahu anhu. Kaya itong pitong basa ng Quran depende sa dialect na gagamitin mo. Kaya ito pinasulat ito ni Abu Bakar, ang pitong basa talaga. Ang inipon tapos kaya ang matutunan natin dito mga kapatid sa Islam na bakit may pitong basa para maging madala, maging magaan at madali sa mga Muslim mababasa ng Quran, lalo na tumutugma sa kanilang mga dialect kanilang pamaraan sa pagsasalita. Tapos pagkadugtong-dugtong ang pagdagdag ang karagdagan sa mga kahulugan na hinango mula sa Quran ng Allah. Kaya doon, malaman natin kasi para madugtungan ang ating karagdagang kaalaman, may mga kahulugan na baka nandoon sa ibang pagbabasa. Ha? Kaya isa sa mano rin, maging mataas ang gantimpala sa mga nasyon. Yung sino man ang nakasaulo, lawakbar kung sa ulado mo, pitong basa, lawakbar, katulad sa guru ko dati ng taga-Yemen, memorize niya. Ha? Pitong basa, lawakbar. Ha? Kaya isa sa mga, kaya ito patunay talaga na ang wikang Arabo ay napakayamang wika. Ha? Kaya niyang magbigay ng paglilinaw sa wastong aspeto paggamit ng tamang pagbabalagkas na pangungusap gamit ang mga ginamit sa Quran. Allahu Akbar. Ito, reference natin to sa wikang Arabo ang Quran. Tapos, ang sunod, papaliwanag din sa himala ng Quran kasi nga may iba't ibang mga pagbabasa na walang sino man na makakahanap ng depekto. Allahu Akbar. Kahit pitong basa na ito mga kapatid, wala talaga makahanap ng depekto. Tapos, sa pangatlong yugto naman tayo sa pagsusulat ng Quran sa panahon ni Uthman bin Affan noong 643 hanggang 655 mga kapatid. Si Uthman bin Affan ay isa sa mga isa sa mga kilalang at respetadong tao sa panahon ni Prophet Muhammad Sallam. Kaya sa time ni Abu Bakar naging pinuno, tapos namatay naman si Abu Bakar, si Umar bin Khattab, sa time na namatay naman si Umar, binigay ang pamumuno kay Uthman bin Affan. At sa time na yun, lumawak talaga ang nasasakupan ng mga Muslim at kumalat ang mga tao, lalo ng mga nakasaulo ng Quran. Ha? Nagturo sila ng Quran sa bawat mga lugar. Ha? Tapos, ang mga bawat lugar, kumuha sila ng mga bawat pamamaraan nila ng pagbabasa. Ito ang naging problema dito mga kapatid. Kasi katulad ng mga taga-Syam, kumuha sila kay sa basa ni Ubay bin Ka'ab. Ang mga taga-Basra, kumuha sila kay Abu Musa al-Ash'ari. Ha? Kaya nagkaroon ng kalituhan. Ha? Ha? Dahil sa kakulangan ng kaalaman, kasi hindi sila mga Arabo eh. Nangano sila, natutulang sila mag-Arabic. Kaya hindi nila alam na ang pagbabasa ng Quran, meron palang pitong pagbabasa ayon sa mga dayaliko ng mga ibang mga Arabo sa time ni Prophet Salam. Kaya ito, nabahala si Hudaypa bin Yaman radiyallahu, at kaya nagsadya sa khalifa si Uthman bin Affan pagkatapos ng pananakop nila sa Armenia para ipunin ang mga tao sa isang pagbabasa. Kaya ito sa ano na ito kay ay may hadith dito ha na kwento na ay kay Hudaypa bin Yaman radiyallahu dumating siya kay Uthman bin Affan na dati nakipaglaban siya kasama ng mga taga-Syam at taga-Iraq para sakupin ang Armenia at ang Azerbaijan. Kaya nagamba si Hudaypa sa kanilang pagkakaibas nila sa pagbasa ng Quran. Sinabi ni Hudaypa kay Uthman, "O pinuno ng malampalataya, batid mo ba ang nasyong ito bago magkasalungat sa akla tulad sa kasalungatan ng mga Hudyo at Kristiyano?" Kaya merong pinupunta si Uthman kay Hafsa, pinapunta si Uthman kay Hafsa radhiyallahu anha na ipadala sa akin ang manuskrito para aming kopyahin sa mga manuskrito, manuscript, at pagkatapos ay ibabalik rin namin ito sa iyo.
Kaya ipinadala ni Hafsa kay Uthman, kaya inutusan sina Zaid bin Thabit radiyallahu at si Abdullah bin Zubair at Said bin As at Abdurrahman bin Harith bin Hisham, na kaya kinopya nila ito sa mga manuskrito. At sinabi ni Uthman sa mga pangkat ng mga tatlong Quraysh, kaya kapag kayo nagkasalungat kayo ni Zaid bin Muthabit sa mga bagay-bagay na isulat ayon sa dila ng mga Quraysh. Kaya ito mga kapatid, kaya kung magsalungat sila, isulat talaga sa dila ng mga Quraysh, sapagkat binaba ito ayon sa kanilang dila. Kaya ginawa nila ito hanggang nakopya sinila sa mga manuskrito. At saka binalik rin ni Uthman ang manuskrito kay Hafsa at minadala sa bawat lalawigan ang isang kopya para kanilang kopyahin, at inutos na sunugin bukod rito ang lahat iba pang mga nakasulat na Quran sa pira-pirasong manuskrito o buong kopya. Sinalaysay ni Bukhari. Kaya ito mga kapatid sa Islam, ito ang patunay talaga na ang Quran na pinagawa ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu ay ginawa nilang isa ayon sa dila ng mga Quraysh. Ito ang isinalaysay ito ni Nafi, kay Nafi, yung pagbabasa ni Nafi. Mayroon din isang hadith dito mga kapatid, ayon kay Zuhri na binalita sa akin ni Anas bin Malik radiyallahu anhu na inutusan ni Uthman si Zaid bin Thabit at Said bin As at si Abdullah bin Zubair at Abdurrahman bin Harith bin Hisham na kopyahin nila ito sa mga manuskrito. At sinabi ni Uthman, radiyallahu, kopyahin kapag nagkasulungat kayo at kay Zaid ibn Thabit na sa isa sa mga wikang Arabo ng Quran ay inyong isulat ayon sa dila ng mga Quraysh. Sapagkat ang Quran binaba ayon sa kanilang dila. Kaya ginawa nila ito, isinalaysay ni Bukhari. Kaya ito mga kapatid sa Islam, ang mga kopya na ito, pinadala pito. Sa ayon sa kasaysayan, pitong kopya kanilang inaisulat. Pinadala sa Makkah, ang iba sa Syam, sa Yemen, sa Bahrain, sa Basra, sa Kufa, at nilalagay isang kopya sa Madina. Kaya ang tanong dito, bakit sinunog talaga ang mga ibang Quran? Kasi nga sinunog na lang yon. Kasi nga sa Islam, bawal naman tayo magtapon. Itatapon yung ano mo dyan, babasura mong Quran. Kaya mas mainam sunugin na lang para hindi apak-apakan. Ganun kasi ginagawa natin sa mga banal na kusalatan. Lalo na mga naging luma na. Ang mga Quran naging luma, siyempre mga bagong mga print, mga gandang may aboy na maganda, nakawakaw, makinis masyado. Kaya mga Quran, mga lumang Quran, mas mainam, huwag itapon, mas mainam, isunugin na lang. Kaya ganun ang ginawa nila Uthman radiyallahu anhu. Sinunog nila para hindi maitambak sa budiga o kaya apak-apakan o ano pa dyan, maging basura, kakainin ng mga uod. Na mas mainam, sunugin na lang. Kasi nga, bilang respeto sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito na lang po, sana meron kayong napulutang aral sa ating mensahe na ito. Dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.